Yan, magandang umaga o tanghali po. Ngayon po ay gagawin po natin uli yung taniman ng kabuti na kabuting saging. Gaya po nung nauna, yun nga po, inanay. Kaya part 2 ng paggagayak ng taniman ng kabuting saging. Andun po, akit po tayo sa taas. Yan, kita nyo po. Ginagawa po ay ayun, binababad muna sa tubig ng ilang minuto dahil natuyo po yung dahon ng saging dahil nga po doon sa kagagawa ng anay. Ayan, yun. Ayan, ano po yan. Part 2 ng paggagayak para sa taniman ng kabuting saging. Ayan. Inaayos po muna para malaman na kung may part 3 pa. Additional na lang yun. Yan, tutulungan po natin si Katimid yun. Lagay natin yung tripod. Dito to. Dito ka sa loob. Dahil naka mabal ng hangin. Gagayak po tayo. Yan, diyan lang po muna kayo. At tayo po ay magagayak na. Ano muna pare? Masakit yung halik ba? Oo. Nagkakaibot eh. Yung pag-ihuyo ko. Nagkakaibot talaga. Kailangan babad ng konti. Tapos yan, lalagyan na ng cacao de madre. Cacao de madre. Para pabisminit. Pampainit daw yan, pampainit. Kumbaga, parang ka nagkukulog ng saging. Pampa, ano yan? Pampabilis mahinog. Para mabilis mahinog. Ang dahon ng saging. Mabilis lang magkayak dito pagka-complete. Ha? Mabilis lang magkayak pagka-complete. Ay, oo ah. Kumbaga, hila ka lang ng hili eh. Pero kung kada gagayak eh, hahagilapin, eh, mahirap. Maraming oras na kakainin. Walang takbo. Takbo rin eh, takbo doon. Sige,
dito sa tagatlong ano? Hmm? Kinain. Eh, sigurado yun. Maraming lalapas na grasya. Nagdaahon ng ano eh. Patalbog. Eh, nagami na uubuli yung hipon yung isa patalbog ah. Sila rin dali isang araw eh. Yung upot ang dami. Pukot? Oo. Pag pukot talagang walang ano yun. Walang sinasangkay eh. Lahat ng madaanan ah. Ang hipon pa naman. Ganda pa naman ang presyo ng hipon. Talaga eh ka bagay sa iyo ito eh kabuting huwag mo nang persign eh kayo sarili mo eh mayroon naman yung puro kabuti lang kailangan alternate naman yung iba naman variety hindi ka sa ganyan kumbaga sa ulam eh hindi pwede puro adobo pangatlo nila ano pare? Oo pangatlo nila. Kaya tama lang ate, tatlo yun. Kasabang naman ng konti. Papat lang natin, papat.
Baba itong huli natin gawa na. Tatakpan na po natin. Ahoy pare, pag-ipit. Kabila. Kaya ikaw yung magbuwan. Yan. Diyan ka. Nakita mo yung ginagawa namin. Yeah.
Natapos. Iyon, bro. Ito, tama-tama ito. Sakali, sa dito pa. Oh, dito nga ako. Isa. No? Eh, ito eh. Mahaba yung nakatupin ito eh. Pwede pa natin tabasin niya eh. No? Para... pwede pa tayo maglagay ng isa dito eh. Pwede naman lumuwang nga lang dito. Ha? Hindi na maganda yung partition. Iisip ko si daanan din. Daanan din naman yun. Eh dito, pwede natin dikit na lang kung diri ko. Daan tao lang. Mahalaga, okay. Madaan din din. Kung magkaharap yun, yan naman yung simba. Ano kaya eh kaya tinatakpan, natakpan na yun? Sinatakpan mo! Dari pala siya.
pagkawin ka ng hangin, bigyan ka na lang. Okay na ba yung taga na si Babang? Oo, oh, okay lang yan. Umpisa lang naman yan. Init. Hindi lang lipawin ng hangin. Yeah. Paghapon ni kumisan eh, napakalakas ng hangin. Okay. Tapos na po na maitakip na yung mga plastic para sa kasi pagkahapon may mahangin po dito sa tabing ilog, kaya kailangan ay meron siyang dagan ayan para mabilis po mag-init. Kailangan po kasi ay mag-init yung loob para maganda ang magiging tubo ng kabuti. Tabi na lang muna ako. Oo, dali na lang pare, dali na lang. At kakain muna tayo ng tanghalian. Pare, baka umitim ka. Oo, okay, baka umitim ka ha, kaya magbalanggot ka. Baka umitim ka eh. Ayan, bali ang magiging ano po niyan, ngayon ay, anuebe ba pare ngayon? Oo, anuebe. Anuebe. Dahil bukas yung Santa Kena ng po. Oo, anuebe. After 5 days, 14. 14 po, ayan ay atin ang bubuksan. 14, tapos 16 uli, bukas po uli. Pero, kumbaga, yan ay hindi pa naman po diretsong ano dahil ito po ay patitiktikin mo muna eh. Patitiktikin muna bukas ng hapon, maaari na po maglagay ng spoon. Bukas pa lang po kami maglalagay ng spoon. Noon pa lang po bibilang. Pag nakapaglagay po ng spoon bukas, ajis, akinse, yon bubuksan. Tapos 17, bukas po uli. At maglalagay na po tayo dito ng alambre. Dito rin po alambre para yung lona ay tataklobon po na ganun, hindi na po tatamaan yung ibabaw dahil yung ibabaw ay tutubuan na po yun ng kabuti. Kaya ngayon lang po yan ganyan dahil kalalagay lang po natin siya tapos wala pa po siyang spoon. Kaya bukas po ng hapon maaaring bubuksan po yan kung tibik-tik na po yung tubig para makapaglagay na po ng spoon bukas ng hapon. Yan. So, yan lang po muna ang kaganapan dito po sa amin. Yun nga po. Yung una nga pong paglalagay dapat ng spoon ay nag-fail dahil nga po sa kinapitan ng anay. Ngayon nga po, ito. Part 2 ng dahon ng saging, natatamnan ng kabuting saging. Sana po ay wala na po maging problema para tayo po ay makapagtanim na ng kabuting saging. So hanggang dyan na lang po muna at maraming salamat at sana po ay makapagbigay ako ng konting aliw sa inyo habang kayo ay nasa daan o nasaan man kayong lugar para subaybayan po yung aking munting channel. At maraming salamat po muli at magandang araw.